Isang malupit na araw mga pogi, narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang tsorya at kwentuhan sa One Piece. Ngayon pag-usapan natin ang mga hula ni Basil Hawkins sa One Piece Chapter 990. Nasabi niya roon at nahulaan niya raw na may isang tao doon na ang chance of surviving ay only 1%. Kung totoo ang kanyang hula, sino ang magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay lamang ng 1%? Narito ang mga limang mga posibilidad. Unahin na natin si X-Drake. Kamakailan lamang natuklasan na si X-Drake ang siyang espiya sa pangkat ni Kaido at pinaghihinalaan na ni Basil Hawkins na siya ang nagpalabas kay Trafalgar Law. Sa makatwid, maaring maging mausisa itong si Basil Hawkins tungkol sa posibilidad na mabuhay itong si X-Drake kung ang traitor na ito ay mabubuhay o hindi. Bukod dito, malamang na alam na ni Hawkins na si X-Drake ay aatakihin ni Queen at Hushu, kaya sinubukan niyang hulaan ang kapalaran ni X-Drake bago ma-frame ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan. Ang pangalawa naman ay si Kaido. Dahil sa oras na ito sa Onigashima, ay sinalakay na ng mga alyansa ni Luffy ang bayang ito. Siyempre, hindi karaniwan para kay Basil Hawkins na maging mausisa tungkol sa kapalaran ng mga pangkat ni Kaido sapagkat hindi tuwirang matutukoy ang kanyang sariling kapalaran. Kung mababa ang tsansa ni Kaido na mabuhay sa labanang ito, tiyak na titiwalag itong si Basil Hawkins sa grupo ni Kaido. Samantala, kung mataas ang tsansa na mabuhay si Kaido, mananatili itong si Basil Hawkins sa grupo nila. Kung nagkataong matatalo itong si Kaido sa labanan sa Onigashima, may posibilidad din bang lilipat itong si Basil Hawkins at makipag-alyansa kina Luffy? Ang ikatlo naman ay si Luffy. Sa kabaligtaran, mahuhulahan din ni Hawkins ang kapalaran ni Luffy bilang mastermind sa likod ng pagsalakay sa Onigashima. Marahil ay gagawa ng desisyon si Hawkins na katulad ng naunang punto, lalo na kung mataas ang posibilidad na mabuhay si Luffy. Sa gayon ay magtataksil at makikikampi si Hawkins kay Luffy. Nangangahulugang ito na dahil ang hinulaan ni Hawkins ay may 1% chance na mabuhay, kung ang nahulahan ni Hawkins ay si Luffy, ay sigurado mag-i-stay itong si Basil Hawkins kina Kaido. At syempre, kung ang hula nitong si Hawkins ay nagkamali, mamamangha itong si Basil Hawkins dahil ang kanyang hula ay nagkamali. At ang pang-apat ay si Trafalgar D. Law. Sa kabilang banda, ang target nitong si Basil Hawkins ay si Trafalgar Law dahil minsan na siyang natalo dito. Bukod dito, si Trafalgar Law sa Wano Arc ay paulit-ulit na humarap kay Basil Hawkins. Kaya hindi posible na nais ni Hawkins na patayin talaga si Law gamit ang kanyang sariling kamay at pagkatapos ay ikukumpirma niya ito na kung si Law ay makakaligtas pa kinabukasan. Kung mababa ang tsansa ni Law na mabuhay, si Basil Hawkins ay magiging mas sigurado na aatakihin si Law gamit ang kanyang sariling mga kamay. At ang panglima, si Basil Hawkins. Alam niyo ba guys na si Hawkins ay nagkukula rin sa kanyang sarili? Sa katunayan, ang posibilidad na ito ay hindi masyadong accepted dahil nasabi ni Basil Hawkins na siya ay tumutukoy sa isang tao at hindi niya pinangalanan ang kanyang sarili. Gayunpaman, may posibilidad pa rin ito. At kung totoo man ang kanyang hula sa kanyang sarili, ay tiyak na mag-iisip ng mga alternatibo itong si Hawkins para mapataas ang kanyang chances of survival sa Wano Arc War. Kaya't ano sa tingin nyo guys ang aking chori-chori nomi? Sa videong ito, mag-comment lamang kayo sa baba at ating pag-uusapan kung sino ang taong ni-refer ni Basil Hawkins na magkakaroon ng 1% chance of survival. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much mga pogi. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.